Hello sa mga Nastronautics worldwide. So gusto ko kayong i-welcome sa bagong place ko ngayon. So it's bare pa siya, wala pa masyadong ayos kasi kakalipat lang po namin. And sa ngayon, kayo ang pinaka-first sa place na to, and I'm very, you know, thankful dahil you allow us to record the reading, no? So handa ka na, darling. So, meron po sinandala na gamit ng kapamilya nila. And titingnan natin kung ano ipapakita ng mga para. Pick one card. Thank you. So, this is you. Now, I want you to pick 7 cards of total lagay mo dito. So this is you. Pag may queen dito, siya na yan, darling. Ilan kapatid mo lalaki? Wala kang kapatid mo lalaki. Tignan natin dito. Kasi dito, this is a baby boy coming. Or let us say, additional member of the family. Maaaring may nagbubuntis or maaaring may darating na biyaya sa inyo ngayon. No? So, this one. Mother, alam mo na kakakabilib talaga yung kapatid mo. Kasi, kahit na may nararamdaman na siya, ang iniisip talaga niya is yung financial niyo. Ayaw niya talagang maging pabigat sa inyo. Alam niyo yung parang, may sakit na ako, tapos parang wala akong silbi. So, as much as possible, sa ano niya, darling, kinakaya niya. Yun bang, may silbi pa ako, lagi niyang iniisip na ganun, kasi ayaw niya nga kayo maghirap sa financial. Yan, nakikita niya ang lungkot niyo. Pero ito ang antabayanan ko, may baby is coming sa inyo. It's a blessing. Naniniwala ka sa reincarnation. Hindi na ako magtatakang babalik kayo sa akin. Cut the cards into 3. Kuha ka, darling, ng 9 cards of total lagay mo dito.
Ayan na siya. Uy, may baby nga. May blessing na paparating sa inyo, Mother. And this is a representation na walang barang, walang kulam, walang palipad hangin ang pinakita dito sa baraha. It's a natural sickness. And sa nakita ko is, yun nga, ang bilis ng kalats. Anong stage ng cancer siya na na-diagnose? 4B. 4B po. Agad-agad? 3 muna after maoperahan ng 1 week ago. Then dinala ulit sa hospital. Nung binasa na ng oncologist, 4B na siya. Hindi yung tinanong kung bakit ang bilis ng progression. Hindi na po namin natanong, pero talagang rare daw po yung case ng kanya. So, sa pinakita sa akin, it's a natural sickness. Walang barang, walang kulam, walang palipad hangin. Na-diagnose siya ng cancer. And according sa family, medyo late niya. Baka kasi ate, yung parang iniintern niya, hindi lang siya nagsasabi. Ganun siya kaano sa inyo. Lagi niyang iniisip when it comes to hospitalization, especially meds, mga bills niya, is iniisip niya palagi, ayaw niya maging papigat sa inyo. Nagugulat ako kasi the consistency of the card sa Jack is nandito. So, ibig sabihin, may blessing na. May nawala, pero mayroong darating na biyaya sa inyo, Day. So, eto, kung merong man darating, ibibigay man yan or sa'yo man galing, it's a blessing yan. Okay. Init. Tignan mo na laglag sa akin, Day. It's not a magic, ha? Yeah. This is a sign. Not unless kung may mag-aampon sa inyo. Basta may baby ako nakikita. Cut the cards into 3. Nalaglag yung cards ko and nakita ni ate, it's a jack pa rin. Hingan mo ako ng pang-cover kay Mother kasi susubukan namin katawin. Kuha ka, darling, ng last 12 cards of total, lagay mo dito. Sharp object, biglaan. Okay, travel in distance and growth. So, mapapansin mo, walang tao dyan, Mother. So, sa pinakita talaga sa akin, hindi talaga siya pinaglatman. Hindi rin lumabas ang bad luck card na we are expecting to nalalabas kung talagang pinaglaruan si ate, pero hindi talaga. It's a natural sickness. It's like cancer talagang pinakita dito. Wala bang naging lahi sa inyo yun? Meron. Sa sinong side? Sa side po ng mother side po. Ah, okay. So, ano yung mother? Kapatid mo or... Kapatid niya po. Namatay ang sister mo dahil doon.
So, handa ka na. Titignan natin kung makausap mo siya, ha? Okay. Palit kayo, mother. Okay lang, mother. So, mother, tatakpan kita, ha? Kasi, magkaiba ang liwanag na makikita mo dito sa liwanag na makikita mo pagtatawid ka. May maliit na butas kang makikita, mother. Pag once na nakita mo na yun, diretso ka lang. Pag nakita mo na anak mo, kausapin mo, ha? So, ready ka na, mother? Okay. Pwede na natin tanggalin yung ano niya, face mask niya. Nakatakip naman yung mata niya. Para makahingak at makapagsalita ka na maayos. Ready ka na? Opo. Bibigat lang yung pakiramdam mo, mother. Pag once na may nakita kang usok or puti at makita mo yung anak mo, kausapin mo agad, ha? Sige po. 10 to 15 minutes, pag wala kang maramdaman, ibig sabihin hindi kaya ng katawan mo. Sabihin mo kung may nararamdaman kang pagbabago, mother, ha? Hmm. Parang nalalaglag itong bras. Sige lang, mother. Focus ka lang, mother, ha? Nakikita ka na ba, mother? Wala pa naman, pero parang... Sige, huwag kang bumitaw, ha? Saan ka? Parang may mga blue. Sige, sige. Parang agiw. Nandiyan ka na, mother, ha? Diretso ka lang. Hanapin mo yung anak mo, mother. Patricia. Pakita ka na sa akin. Ano, gusto kita makausap. Alam mo, may gusto kang sabihin sa akin. Sakit-sakit na kapag kawala mo eh. Pakita ka na sa akin. Ano, kita makausap. Kung bumitaw, mother, ha? Andiyan ka na. Kita mo ka usap. Gusto ka na mo. Pakita ka sa akin. Ano na sa paligid mo? Masyadong maputi eh. Sige, sige. Dahan-dahan lang. May nakita ka bang image? Parang na-imagine ko lang siya eh. Pero hindi ko siya nakikita dito sa ano eh. Sa harapan ko. Saan ka banda?
Dito lang, sa harap. May nakikita kang imahe. Pag nakita mo, siya na yan, ate, ha? Wala ka masyado. Parang ang labo niya. Nakikita mo siya? Parang ang labo po eh. Parang ulo lang eh. Sige, sige. Mother, hawakan mo. Hawakan mo yung face niya. Iyak. Kausapin mo, mother. Ang labo eh. Gusto ko nang kausapin. Malinaw. Gusto ko makita yung mukha mo. Anong itsura niya? Wala ko nakikita ang itsura, pero parang malabo kasi. Huwag kang bumitaw, mother. Andiyan ka na, ha? Usok kasi. Hawak, subukan mong hawakan siya, mother. Saan ka ba? Hindi ko alam yan. Parang ano yung paalis-alis, parang ganun. Gusto kita makita. Gusto kita makausap eh. Kita ka na sa akin. Gano'ng kalayo yung distance na yun? Layo-layo niya eh. Umiiyak ba siya, mother? Wala naman. Hindi naman, hindi ko maano kung umiiyak eh. Gano'ng kalayo yung distance niyo? Parang minsan, anino kasi, minsan yung puti. Hindi ko maano kung mukha niya yun eh. May kasama ba siya ngayon? Parang wala. Siya lang? Siya, yung isa lang na parang malabo pa. Gusto ko siya makita talaga yung malinaw na, yung mukha niya talaga. Parang hindi eh. Nasaan ka, banda? Anong pakiramdam mo? Parang bigat nitong itong braso ko. Tapos dito parang, basta parang mabigat siya. Mother, hindi ka ba high blood? Hindi naman. Makita siya. Gusto ko siya makita ng harap. Yung sinubukan mong abutin siya kanina. Layo, sobrang layo eh. Lumalayo siya, mother. Parang ano? Parang napalitan ng mga puti, ng mga parang usok, parang ganun. Sige. Babalik kita, mother, ha? Huwag ka agad mumukha, mother, ha? Sige, mother. Nawala siya bigla. Gano'ng kalayo? Parang ang liit-liit na lang ng puti. Nakatawid na siya. Wala siyang mensahe sa iyo. Wala po yan. Anong itsyo na yan yung nakita mo siya sa malayo, mother? Hindi ko nakita yung mukha niya, pero parang may anino na ano. Tapos may minsan puti, minsan black.
Oh, kasi ang silhouette na yan, mother, it's kaluluwa yan. Yung success, naka-successfully nakatawid si mother. So, what happened now, mother? Open ka na. Darling, sinong katabi matulog ni mother? Ako lang po eh. Simula mamayang gabi-gabihan mo muna, ha? Kasi pagkaganyan, prone siya sa tinatawag na bangungot. Maaaring mag-astral si mother. Once na napanaginipan mo yung anak mo, hindi pa naginip yan. Kausapin mo agad. Okay? Siguro napuputol tayo kasi nalidistract tayo sa noises eh. So, but I'm very happy you successfully made it. Nakatawid ka. At saka darling, pag once na mainit si mother, huwag yung dalhin sa hospital ha. May pagbabago sa temperature niya. And then, painumin mo lang siya ng biogesic. If in any case na magkaroon siya ng panaginip, sabihin niyo agad sa amin. At saka, pag once na, like for example, yung init ng katawan ni mother, hindi niya kaya or talagang mainit siya, let us know. Baka hindi kasi kakayain ng katawan niya. Open niya si mother. Pero for now, help me. Paano niya ako matutulungan? Kailangan may katabi muna si mother within this week. Okay, at saka huwag kayo magpawala ng tubig sa bedside niya kasi nakakauhaw at nakaka-drain ng energy yun. Gusto ko yung, yung panaginipan ko talaga siya. Makakausap mo siya, mother. Tatanungin ko siya. Hindi mo lang siya mapapanaginipan. Yung panaginip mo is not panaginip. Okay? Pag wag na kayong magtaka kunwari kung si mother is like, for example, may mapapansin kayo na bigla siya nagugulat. Ngayon ha, simula ngayon, bukas sa mga susunod, kasi ibig sabihin, makakaramdam na kasi siya. Pero let us know kung may mga pagbabago kayo ma-observe sa kanya. Okay? Ang pinapasalamat ko, mother, is kinonfirm ng baraha, walang barang, walang kulang. Okay? Mag-attend po ako ng ng graduation niya sa Thursday. Ano yung Thursday? Opo. Sana andun siya sa... Yung seat niya, nakalibyo niya, tapos lalagay daw yung toga niya doon, yung tsaka yung gown niya. Tapos kami sa parents, sa guest kami, opo. Sana andun siya, kita ko siya doon. Mas mafe-feel ko kung suotin mo. Ay, gano'n. Pinapasuot din nga po nila sa akin. Sabi ko, na lang, pag tinawag na lang yung pangalan niya, aakyat ako sa stage. Kasi kunin ko nga po yung cum laude, niya eh. Oh my God. Mother, sobrang nakakapanghinayang talaga na cum laude yung anak ko. Naiyak ako kasi it's very painful na yung antaas-taas ng pangarap niya. Tapos, minsan mapapatanong tayo talaga na, Lord, bakit? Pero may reason si God eh. Sometimes, hindi talaga natin maintindihan ang laro ng buhay. Mother, magiging proud ako pag sinuot mo. Gift niya sa'yo yan. Sige. Umupo ka sa upuan yun. Kung kinakailangan. Kung payagan po ako nung, sige po, upo ako. Para sa kanya. Para sa kanya. Kasi nilaan niya yan para sa'yo. Opo. Kausapin. Gusto ko talaga po siya. Pinagdarasan ko talaga na kahit meron sa panaginip, makausap po siya. Sobrang bilis kasi ng pangyayari. Kaya nagulat nga ako eh. Ang bilis ng pangyayari, ang bilis ng kalat. Kaya, na ngayon, ilang days na siya. Tapos na yung 40 days niya. Araw-araw pa yun talaga ang umiyak. Kahit naman ako, mother, sa side niyo, hindi ganun kadali. No. Lalo pa na, hindi talaga siya makasarili. Alam mo yun na,
Pwede pa siyang makasurvive, pero ayaw niyo maging pagdikan. Siguro po. Dati, na-revive nga po siya eh. Siguro yun yung hinihiling damin namin na miracle. Pero nagkulang lang siguro yung pag-ano nila eh. Well, basta antabayan lang ko yan, Mother. And mamayang gabi mag-observe ka. Huwag mo muna iwanan si Mother. Haasahan kita, darling. Tapos ulitin ko yung water. Okay? And congratulations sa kanya. May award po yung anak niya, kaya lang hindi na po nakaabot. Hindi lang basta award. May title po. Sendan mo ako ng video kay Mata, ha? Yung pag-attend niya sa ano. Kahit short clip lang. I'm very happy for that. Imamainday ko lang. Okay? Sige. Maraming salamat po, Mata. Thank you po. Salamat. Antayin ko kayo sa pagbabalik mo. Sa anak kong si Mona. Kung nasaan ka man, anak, gusto ko lang malaman talaga na kahit sa panaginip na masaya ka, na natanggap mo na yung nangyari sa'yo. Kasi gusto kong tulungan mo rin ako dahil hindi ko talaga natanggap yung nangyayari. Tulungan mo din ako. Dahil nahihirapan din ako eh. Sana ikaw na lang bahala sa lolo mo, sa mga lola, sa mga tita mo na kasama mo na ngayon. Maging masaya na lang kayo dyan at sana patnubayan nyo rin kami dito, ha? Hindi ka mawawala sa isip namin, lalo na sa puso namin. Kasi napakabuti mo, anak. Hindi mo ako binigyan ng kahihiyan. Puro karangalan ang binigay mo sa akin mula nung bata ka. Napapasalamat ako. Kahit ang sakit-sakit, pinipilit kong tanggapin eh. Sana balang araw, magkikita din tayo. Makasaya ka na lang dyan. Nabayan mo din lagi si ate mo, ha? Wala nang mag-aalaga sa kanya eh. Wala na rin titingin sa mga blood pressure namin, sa mga nararamdaman namin na ikaw yung parang doktor namin. Saka, nung maliit ka, ako nagtuturo sa'yo. Kahit na antok na ako, hindi ka rin tumitigil sa pag-aaral. Tapos ngayong matanda na ako, ikaw na nagtuturo sa akin. Hindi ko makakalimutan yun. Sana naririnig mo ako. Pakita ka na lang sa akin sa panaginip, ha? Kahit hindi sa panaginip. Gusto kong makausap ka talaga eh.